May mga katangian ang signos ng ating kapanganakan, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing gabay lamang. Tayo pa rin ang tunay na nakakaalam sa tunay nating pagkatao at pag-uugali. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga positibo at negatibong katangian ng iyong zodiac sign. Aquarius. Ang mga taong ipinanganak sa signos na Aquarius ay hindi sakim. Mayroon din silang divine touch. May pagmamahal sa sangkatauhan at may prinsipyo sa buhay. Naniniwala ang mga Aquarians na ang sangkatauhan ay may magagandang kinabukasan. Mayroon silang kapasidad na makita ang kabutihan ng lahat ng bagay. Kayang pakitunguhan ang lahat ng uri ng tao at kadalasan wala silang nakikitang kapintasan sa kapaligiran. Ang mga Aquarians ay masayahin, mapag-alaga sa katawan at kalusugan. Mahilig mag-abala sa mga bagay na may kabuluhan. Hindi madaling mabagot sa anumang mga gawain. Mahilig magtrabaho kaya madalas silang nagtatagumpay. May kapasidad silang baguhin ang katayuan sa buhay na para sa kanila ay unhealthy at kulang sa progreso o pag-unlad. Nasisiyahan silang makisalamuha sa mga tao. Bukas palad sa mga tao. Sila ang pinakamabuting kaibigan sa lahat ng signos at laging handang tumulong. Mahigit na pagpapahalaga sa pandaigdig na pag-ibig kaysa sa personal na pag-ibig. Madali silang makapalagayan ng loob, palatawa, palabiro, masarap na kasama, baba ang kalooban kaya marami silang mga kaibigan. Magaling magsalita at malakas ang PR, maaawain, madaling magbigay ng mga simpatya, mahilig magpayo, madaling makaunawa sa problema ng ibang tao at agad na nagkakaloob ng tulong, maalalahanin at mahilig magbigay ng regalo, card, sulat o note, malakas ang pandama at may psychic ability. Mga negatibong katangian ng Aquarius. Masyado silang emosyonal, maramdamin, mahilig mangarap ng gising at may kapasidad na paghaluin ang pangarap at realidad. Madaling mabugnot o magalit, paiba-iba o pabago-bago ang isip, madaling magpalit ng mood. Mahirap punawain ang ugali at mahirap pakisamahan. Madali silang maapektuhan ng sinasabi ng ibang tao at mabilis maniwala sa mga sumbong o mga sabi-sabi kaya minsan napapahamak sila. Matagal bago matuto na hindi lahat ng taong nakakausap nila ay nagsasabi ng totoo. Mabilis umasa kaya madalas silang nabibigo at masaktan. Mabilis magtampo at kung minsan gusto nilang nagpapaamo. Napakadaling magtiwala kahit hindi pa nila ito ganong kakilala kaya madalas silang naloloko. Ang husay nila sa pagsasalita ang ginagamit nila para makapasok sa magandang trabaho at nagagawa nilang hawakan ang trabahong iyon sa panloloko sa kanilang amo. Madalas silang mapasok sa gusot dahil sa kanilang kaingayan, pangingialam at nakakayamot na pananaw sa buhay.